today's video, gagawa na naman tayo ng A Day in My Life vlog! Pagkagising ko nga sa umaga, wala na pala si Mister, nasa work na. Ako lang palang nagbe-breakfast, yung mga anak ko wala kasing gana, may sakit pa rin. Si Ariana naman is feeling better na, nahawa nga pala yung dalawa. Si Silas at si Georgia may lagnat at nagsusuka rin. So napakahirap talaga kapag nagkakasakit ang mga anak mo, hindi mo talaga alam, lalo na pag marami. Hindi mo alam kung sinong uunahin, pero buti na lang talaga malalaki na sila ngayon nung bata pa talaga. Ang hirap, wala ka pang kaagapay dito sa ibang bansa. Si Mr. kasi busy sa work, so ako lang talaga palaging nag-aalaga sa mga anak ko day and night. Hindi naman pwede si Mr. ang magpuyat, nagda-drive siya araw-araw pa Auckland. Thank God talaga at malalaki na yung mga anak ko, hindi na masyadong mahirap paalagaan kapag nagkakasakit. Ariana din kasi, tinutulungan niya ako ngayon. Nung isang araw naman si Georgia at si Silas, tinulungan din nila ako sa pag-aalaga kay Ariana. Pero ngayon talaga down si Silas at si Georgia, hindi talaga kinakaya. So pagkatapos ko nga mag-breakfast, naglinis ako agad sa kusina. So gustong-gusto ko talaga na malinis yung kusina. At pagkatapos kong malinis sa kusina, dito naman ako sa kwarto naglilinis. Inuna ko nga kwarto namin ni Mister. Hindi nga pala ako natulog dito kagabi, dun kami sa sala. Sobrang taas kasi ng lagat ni Silas at saka ni Georgia. Kailangan kong bantayan, kaya tinabi ko na lang silang dalawa. So naglinis nga pala ako dito sa kwarto ng kambal. Sobrang puyat ko kagabi at wala akong tulog. Pero ito tuloy-tuloy pa rin ang paglilinis. Exercise sa morning. So andito naman ako dito sa toilet namin. Linisan ko kasi nagsusuka yung kambal dito kagabi. Nabalitaan ko nga pala na meron nga palang outbreak sa school na stomach flu or yung tummy bug. Iyon yung sakit sa tiyan, tapos nagsusuka, tapos meron lagnat. Akala ko talaga na food poison si Ariana, yun talaga yung theory ko before. Pero tummy bug pala galing sa school. Dito talaga sa New Zealand, pag lumalamig na talaga, umuuso talaga ang mga tummy bug, flu, mga ubo at saka sipon. So before tayo mag-start sa araw natin ngayon, mag-moisturize muna tayo, maglagay ng serum para naman pamper muna tayo sa ating mukha, massage-massage muna. Maaga nga palang dumating yung magre-repair ng washing namin, nasira nga pala kahapon. Trinay ayusin pero ayun, hindi naayos, sirada yung main board ng washing machine. So ganito dito sa New Zealand, napakahirap pagpagawa ng mga appliances. Sobrang mahal kasi bumili ng mga parts, kaya mas maigi na lang na bumili na lang ng brand new. Di uso sa kanila dito yung second hand shop. Mahal kasi yung labor at matagal pang dumadating yung mga parts o pyesa. Andito nga pala ako sa garden ngayon, umalis na nga pala yung nag-repair ng washing machine. Nag-harvest muna at pagkatapos di ko na malayan, lunchtime na naman pala, trinay ko nga palang maghiwa ng prutas. Meron nga pala ako ditong watermelon, last na nga pala ito at patapos na kasi wala ng summer. Meron din pala ako ditong orange at meron ding banana. Kung may sakit talaga mga bata, mas maigi talaga na bigyan natin ng fruits. Nag-request nga pala si Georgia ng crumpets, naglagay lang ako ng margarine, ito nga palang gusto niyang lunch today. Si Ariana naman is gusto niya lang ng Nutella at saka toast. Si Silas naman hindi pa kumain. Nag-yogurt lang kanina. Nakakalungkot din minsan yung may sakit yung mga anak mo at walang ganang kumain. Meron nga pala ako ditong crackers. Bibigyan ko rin sila in case na gustong kumain. At nag-slice din ako ng mga cheese. Pagkatapos maganda ng lunch, eh umupo na kaming lahat. Si Silas naman ay kumain ng banana. Pagkatapos nga palang kumain ng lunch, istinalian ko ng buhok si Georgia, hindi pa talaga siya happy ngayon. Hopefully bukas magiging okay na lahat at wala na yung sakit. Sumuka nga pala si Silas dito malapit sa higaan, so ayan naglilinis na naman ako. Nilagyan ko of course ng Vicks yung kanyang paa kasi medyo malamig at pati na rin yung kamay niya ay sobrang lamig din. Pagkatapos ay nakatulog nga pala si Silas, si Ariana naman, okay na daw siya. Si Georgia natulog din. Pagkasapit nga pala ng alas 12:30, dumating na nga pala si Mister. Dala-dala ang washing machine na nabili niya sa Auckland. Nagbutas na naman si Mister ng bulsa. Wala kaming choice. Sira yung washing machine at hindi pwedeng walang washing machine yung bahay namin. Nabili nga pala nito ni Mister sa halagang 1,100 or around 37,000 pesos.
I said how much for delivery, $100. Go, Yana. This stuff up because it makes a hell of a mess. Mommy's. So, kailangan nga pala namin kuhanin yung lumang washing machine at ilalagay na namin yung bago. Kung nasa Pilipinas pa siguro to, magagamit pa itong washing machine at pwede pang i-repair. Paano dito tayo sa New Zealand? Walang repair-repair. So yan, nagbubuhat na kami ni Mister at napakabigat nga pala ng washing machine na ito. Sobrang bigat talaga. Nabili ata namin yung washing machine 3 years ago. So alam nyo, yung mga washing machine ngayon, Samsung ito. Isahin talaga na masisira lang after few years para bumili ka ulit ng bago. Parang cellphone lang. Pero talaga yung washing machine before, inaabot pa ng mga 10 years at saka 15 years. E ngayon, 3 years na lang yung lifespan ng mga appliances, pati na rin yung microwave namin, mamamatay na rin ata. Nilinisan ko nga pala yung ilalim ng washing machine, sobrang dumi nga pala. So ito na, ipapasok na natin yung ating bagong washing machine. Higher nga pala yung brand, hopefully mag-last ito forever. So meron nga palang installation nito, lalagay natin yung hose in proper way. Yung plumber nga palang naglagay yung una naming washing machine, ngayon ikakayanan namin ito kasi wala namang plumber na darating ngayon. Wait na, kailangan na namin yung washing machine. Pagkatapos naming ma-attach yung washing machine, of course magla-laundry na tayo, ang dami kong na-stock 2 days na. Test na natin kung gagana ba itong washing machine. Parehas lang naman to before sa washing machine namin. Iba lang nga yung brand. So ilalagay lang nga pala namin yung luma dito sa labas. At i-dispose namin ito pag nakahiram kami ng sasakyan sa aking biyanan. Naglinis din pala si Mister ng kanyang sasakyan sa work car. Can you give me ice block, Beck? I'm gonna give Sai sa ice block. Wow! Give this. Mother love. That's the one I'm gonna. That's the way of it. So nakahiga pa rin nga pala si Silas at si Georgia. Kakagising lang nila galing sa kanilang nap. Binigyan ko ng ice block. Sobrang init kasi ni Silas. Ang sabi kasi ng doktor, nakaka-help daw yung ice block sa bibig kapag mainit yung bata. Nag-exercise nga pala si Mr. at si Ariana bago kami nag-dinner. So hindi na nga pala ako nagluto ng hapunan. Nag-bring home kasi si Mr. ng KFC bucket para daw hindi na ako magluto at alam niyang pagod na pagod ako kagabi. Pagkatapos namin kumain, naglinis na naman, naghugas ng mga pinggan. Disney princess naman tayo. Yung iba, kapag iniisip nila na gusto lang mag-asawa ng afam, wala ka na daw ang gagawin sa buhay, uupo ka na lang at magiging prinsesa. It's a scam! So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!